Isang mapayapang hapon, Pilipinas. Ito po si Lisa Makuha, ang inyong balerina ng bayan na bumabati sa lahat ng nakikinig sa DZRH at sa lahat ng nanonood ng RHTV. Lalong-lalo na sa ating mga kasamahang alagad ng sining at kultura sa buong bansa. Huling linggo na ng taong 2012 at nandito pa rin tayo sa Osmeña Hall ng National Museum of the Philippines para sa pagtatapos ng ating Art to Art Christmas Specials at the National Museum. At sa hapong ito, magbabalik tanaw tayo sa mga naiwang alaala ng ating kauna-unahang national artist, ang dakilang pintor na si Fernando Amorsolo. 5 years ago, gumawa na rin tayo ng tribute kay Amorsolo. Pero dahil sa radyo pa lang ang ating programa noon, hindi tayo nakapagpakita ng kanyang mga paintings. Kaya ngayong nandito tayo sa National Museum, minarapat namin na balikang muli ang kanyang mga kontribusyon sa larangan ng sining biswal. And this time, para sa mga nanonood sa RHTV, makikita ninyo din ang ilan sa kanyang mga obra maestra. Samahan ninyo kaming magbalik-tanaw sa naiwang alaala ng pambansang alagad ng sining na si Fernando Amorsolo. Isinilang sa Paco, Maynila noong 30 ng Mayo 1892, si Fernando Cueto Amorsolo ay isa sa mga pinakamahalagang artista ng sining sa Pilipinas. Si Amorsolo ay isang pintor ng mga larawan ng mga tao at tanawing likas sa mga lalawigan ng Pilipinas. Kilala siya sa kanyang pagiging malikhain sa paggamit ng liwanag o ilaw sa kanyang mga obra. 13 anyos pa lamang si Amorsolo nang magsimulang tumulong sa kanyang tiyuhing si Fabian de la Rosa, isang sikat na pintor. Sa udyok ni Maestro de la Rosa, nag-aral si Amorsolo sa UP School of Fine Arts kung saan nagtapos siya noong 1914 at tumanggap ng maraming medalya para sa kanyang mga larawan. Bagamat nakapaglakbay sa ibang mga bansa kung saan namulat ang mga mata ni Amorsolo sa mga dayuhang pamamaraan ng pagguhit at pagpinta, naging adhikain niya ang makalikha ng mga larawang makabayan at puno ng kasaysayan. Sa panahon man ng kapayapaan o digmaan, nanatili ang diwang ito sa isipan ni Amorsolo na nagbunga naman ng mga dibuhong may pagpapahalaga sa paghubog, pagunlad at pagtatala ng tunay at natatanging katauhan, ngiti, damdamin at kaluluwa ng mga mamamayang Pilipino. Ilan sa mga gantimpalang kanyang tinanggap ay ang unang gantimpala, peryang pangkomersyal at industrial sa Karnabal ng Maynila noong 1922, unang gantimpala sa 1929 World Fair sa New York, para sa obrang Afternoon Meal of Rice Workers. Bukod tanging alumnus ng pamantasan ng Pilipinas noong 1940, medalyang ginto mula sa Komisyong Pambata ng UNESCO noong 1959, ang Rizal Pro Patria Award at ang Honorary Doctorate in the Humanities mula sa Far Eastern University noong 1961, Diploma of Merit mula sa pamantasan ng Pilipinas, gantimpalang patnubay ng sining at kalinangan mula sa lungsod ng Maynila, at ang Republic Cultural Heritage Award noong 1963. Sumakabilang buhay si Amorsolo noong 24 ng Abril 1972 dahil sa mga gawa at gawain ng kanyang malikhaing mga kamay sa tulong ng pinsel at pintura. Tinagurian si Amorsolo bilang unang pambansang alagad ng sining ng Pilipinas noong taon ding yun. Sumasaludo ang Art to Art sa dakilang artista ng bayan na si Maestro Fernando Amorsolo. Mga kaibigan, kasama po natin ngayon para sariwain ang mga naiwang alaala ng ating unang national artist na si Fernando Amorsolo, ang ating kaibigan, writer, critic, at arts educator, Sid Reyes. Nasuki natin dito sa Art to Art. Happy New Year, Sid, and welcome back to Art to Art. Salamat sa muling paanyaya. Palaging isang malaking karangalan ang maimbitahan dito sa iyong programang Art to Art na maituturing na rin na isang institusyon sa Philippine Art Promotion. Oh, maraming salamat, Sid. Galing sa iyo, napaka sarap pakinggan. Nandito tayo ngayon sa National Museum, Sid. So, ang unang tanong ko ay, ano ang mga obra ni Fernando Amorsolo na nandito at makikita sa National Museum? Halos lahat ng subject matter, ika nga, na ipininta ni Mr. Amorsolo
ay nasa National Museum na karamihan ng mga sining na ito ay ginawa niya noong siya ay nasa tinatawag nating Golden Age, no? This was roughly mga 1920s to 1940s. Tinaguri ang Golden Age ni Amorsolo. Nandito ang mga likhang sining na katulad ng mga planting rice, na mga labanderas, na mga dalagang Pilipina, at saka yung klasikong likhang sining na nagluluto sa ilalim ng puno ng mangga. At saka yung mga likhang sining na nagfe-feature ng mga kasama na ang landscape at kasama na rin ang mga sayaw ng Pilipino. Kadalasan yung tinikling. So, nandito na siguro sa kabutihang palad na for public viewing, makikita na ng sambayan ng Pilipino ang mga obra maestra ng Golden Age ni Fernando Amorsolo. Okay, nung beginning ng December ay naging panauhin namin si Director Jeremy Barnes ng National Museum at nabanggit niya doon na ang mga works, ang mga paintings mula sa GSIS ay nandito na rin sa National Museum. Yes. Meron bang mga obra si Amorsolo sa GSIS na nandito ngayon? Sa pagkakaalam ko, inilipat na dito sa pangangalaga ng National Museum ang mga likhang sining na nasa GSIS. Makabubuti yon sapagkat ang mga likhang sining na ito ay talaga namang pag-aari ng sambayan ng Pilipino. Kung babanggitin natin ang mga specific paintings tulad ng mga... kasi Amorsolo, nagtrabaho siya by using mga themes eh, kagaya nung planting rice. Napakaraming planting rice na ginawa ni Mr. Amorsolo. Siya ay napaka-prolific na manlilikha. For example, sa subject matter ng planting rice, marami siyang ginawang painting on the subject, pero paiba-iba lang kuminsan ang mga titulo. Nandito din sa National Museum yung mga cooking under the mango tree, resting under the shade of the mango tree. That is another theme na nilikha ni Ginoong Amorsolo. So, lahat ng mga theme ay matatagpuan na dito. Sa katotohanan, si Ginoong Amorsolo ay gumawa na siya ng isang album na ito ay alam na ng kabayanan. Ano? Meron siyang album ng kanya mga nilikha na mga planting rice, mga under the mango tree. Kaya't yung mga kolektor na gustong magpa-commission, magpagawa ng painting sa kanya, ay pumipili na lang ng subject matter. Pero hindi niya kukopya na eksakto. Magaling siya gumawa ng variation eh. For example, under the mango tree, may nagluluto. Tinagagalaw niya ang mga elemento ng painting. Kuminsan ang mango tree nasa kaliwa, nasa kanan. At kuminsan ang mga prutas na na pinitas ay may kasama hindi lang mango, no? At yung iba nagluluto, iba namamahinga sa ilalim ng puno. So in other words, pagka lumapit ka kami Sir Amorsolo at sinabi niyo Ginoong Amorsolo, gusto ko po itong subject matter na under the mango tree, igagawa ka niya ng isang subject na pinili mo. Pero iibahin niya ang disenyo, ang pagkakalat ng mga elemento. So, original ang painting na iuwi mo, ika nga. Pero under the subject of under the mango tree. Okay, yeah. Okay. Nabanggit mo na very prolific si Amorsolo. Very prolific. Is it true na mahigit 10,000 ang kanyang mga paintings? Yes, nakakagulat malaman na ganyang kadami ang kanyang nalika. Kasama na siyempre dyan ang mga drawings and sketches. Tandaan natin na si Amorsolo ang pinakapopular na pintor ng panahon na yon. Marami ding... pintor na magagaling, katulad na kanyang kapatid na si Pablo Amorsolo. Magaling din. Kaya lang, yung kasikatan niya, lahat ay kumbaga na ipaasan tabi.
sa lakas ng ika nga ng kinang ng kanyang pangalan at ng kanyang popularidad. Maraming mga pintor na magagaling din na kapanahunan niya, tulad ni Dominador Castañeda, Toribio Herrera, na magagaling din pero hindi mo sila maitatabi kay Amorsolo. Ganun, kumbaga siya yung megastar ng Philippine painting at that time. Ang kabutihang palad ay siya nga ang megastar, pero napaka-humble niyang tao. Napaka-simple niyang tao. In fact, mahihiyain siya eh. Ayaw niya nung pumaharap sa ng publisidad. Ano? Kaya't siya na mismo ang dinadayo ng mga kolektor. Natatandaan ko pa kasi nung isang personal na relationship ko baga kay Ginoong Amorsolo ay hindi kami nagkatagpo niyan eh. Bagamat ginawa ko isang libro na in-interview ko lahat ng mga masters ng Philippine art. Ang nakaligtaan ko si Ginoong Amorsolo at si Ginoong Botong Francisco. Now, doon sa nung ako yung kabataan ko, meron na mga tricycle na driver ano na lagi ako sinasabihan diyan sa bahay na yan na malapit sa bahay namin. Ay may nakatirang isang sikat na pintor. Sapagkat wala pa akong kamalay-malay sa pagpipinta noon, hindi ko binibigyan ng pansin. Noon ko na lang nalaman na siguro mga apat na kalsada lamang ang layo ng aming bahay, ay ito na ang bahay ng dakilang Fernando Amorsolo. Wow! Ang oportunidad at pagkakataong sinayang ko dahil sa aking kamangmangan na, sa pangalan ng Amorsolo, ay hindi ko siya nakilala. Bagamat apat na kalsada lamang ang layo ko sa kanya. Now, yung kanyang pagka-prolific, sinabi ko nga na siya ang pinaka-popular, siya na pinupuntahan, siya na ang dinadayo. At huwag natin kalilimutan na maraming naging supling si Ginoong Amorsolo. Kung hindi ako nagkakamali, ay 14. 14? 8 plus 16. I think sapagkat unang naging may bahay niya ay si nangangalang Salud. Nagkaroon ata siya ng 6 na anak doon. At nung nag-asawa siyang muli kay Maria Carmen, nagkaroon ata siya ng 8. I believe it's 6 and then plus 8. Or hindi 8 plus 6. Bueno, 6 plus 8, 14. So, marami siya. Kailangan kumita. Okay, marami pa po tayong pag-uusapan tungkol kay National Artist Fernando Amorsolo kasama ng ating panauhin writer, critic, and arts educator, Sid Reyes. Dito pa rin sa Art to Art, magbabalik po kami pagkatapos ng ilang paalala. Programang hatid ay sining at kulturang para sa lahat. Magbabalik ang Art to Art. Schedule ng mga inaabangang konsyerto, update sa mga magagandang panoorin sa mga tanghalan at teatro. Narito na ang Art to Art Calendar. Narito ang ating Arts Calendar. Tampok sa Concert at the Park mamayang alas 6 ng gabi sa Rizal Park ang classical pop tenor group na Angelos na binubuo ni Paolo Libiran, Louis Abaygar at libre ang naturang palabas. Sa Sining Visual, inihahandog ng Manila Contemporary ang exhibit ni na Valeria Cavastani at Christina Kisumbing Ramilo sa Main at Upstairs Gallery. Ang lugar ay ginawang tila gubat na binasi sa nobela ni Juno Bars na pinamagatang Nightwood, kung saan tampok ang mga sculptural trees, isang makulay na higaan at isang may kalakihang bahay. Ang Manila Contemporary Gallery ay matatagpuan sa White Space 2314 Don Chino Roses Avenue Extension, Makati City. Para sa karagdagang detalye, tumawag sa 576-5024 o mag-email sa i.ferrer@manilacontemporary.com. Bilang pagdiriwang sa buhay, trabaho at impluensya ni National Artist Carlos Botong Francisco sa kanyang 100th birth anniversary, inihahandog ng Yuchenko Museum ang mga obra ni Salvador Juban, isang artistang tubong Angono at ang pinakamatagal na naging artist assistant ni Francisco. Pinamagatang Remembering the Great Master, ito ay makikita hanggang January 7, 2013. Samantala, makikita naman sa Bridgeway Foyer ang local and rural landscape and genre paintings from the Yuchenko Museum
Museum Collection hanggang January 10, 2013. Kabilang dito ang obra ni Fernando Amorsolo at Vicente Mananzala na pawang mga national artists. Matatagpuan ang Yuchenko Museum sa RCBC Plaza, Ayala Avenue, corner Senator Hill, Puyat Avenue, Salcedo Village, Makati. Para sa karagdagang detalye, tumawag sa 889-1234 o mag-email sa info@yuchenkomuseum.org. Usapang sining at kultura para sa lahat. Kasama ang balerina ng bayan, si Lisa Makuha. Art to art. Kasama pa rin natin magbigay parangal kay National Artist Fernando Amorsolo, ang isa sa ating mga kaibigan at suki dito sa Art to Art, si Ginoong Sid Reyes. Sid, tulad ng mga maraming pintor nung panahon yon, nagkaroon din ng pagkakataon si Amorsolo na bumiyahe at mag-aral at magtrabaho sa Europa, yes, at sa Amerika. Paano siya na-impluensya ng mga Western art movements nung panahon na yon? Alam natin na napadala siya sa Espanya, na binigyan siya ng travel grant, no, ni Ginoong Enrique Zobel, ng Zobel Ayala family. Mm-hmm. Marahil hindi nalalaman ng karamihan na si Ginoong Amorsolo ang gumawa ng dibuho ng Marka Demonyo. Hindi pa San Miguel. Mm-hmm. Ito yung merong demonyo na... Mm-hmm. Yeah. Uh-huh. So Amorsolo siya, pala yun. Yeah, siya ang gumawa ng etiketa na yun. Uh-huh. Bihira na yata ang gamitin ng salitang etiketa. So yung icon na yun, nakilala siya ni Ginoong Enrique Zobel, mm-hmm, at napadala siya sa Espanya, mm-hmm, para mag-aral sa Escuela de Bellas Artes, na kung saan din naman nag-aral sila humantong, sila Juan Luna. Doon sa Espanya, because of his exposure sa Spain, nakita niya ang mga gawa ng dalawang pintor na Espanyol na ang pangalan ay Joaquin Sorolla at saka si Ignacio Zuluaga. Pinag-aralan ko yung mga likang sining ni Sorolla kasi sinasabi na malakas ang influence ni Sorolla. Mm-hmm. Kumbaga si Sorolla ang Amorsolo ng ng Spain. Pero babalikta rin natin kasi okay. Si Amorsolo nga ang na-influensya. Yung estilo ni Sorolla ay malakas ang gamit ng sunlight. Mm-hmm. Okay. Maski na yung mga kritiko nung panahon na yun na mga nabasa ko, binabanggit na walang panalo ang sunlight ni Turner na isang Englishman. Mm-hmm. Walang panalo ang sunlight ni Claude Monet na nangungunang French Impressionist. Mm-hmm. Walang mananalo sa liwanag ng araw ni Joaquin Sorolla. So, yung information na yon at pagtanggap ng influensya na yon ni Mr. Amorsolo, makikita naman sa kanyang mga obra maestra ang lakas ng liwanag ng araw. Mm-hmm. Kaya sinasabi natin na Amorsolo painted Philippine sunlight. Mm-hmm. Okay? Kasi dati-rati, hindi naman ganun ka nakakasilaw ang mga painting. Ano? Mm-hmm. Kung makikita mo ang mga painting ng kanyang tiyuhin na si Fabian de la Rosa, mm-hmm, hindi rin siguro alam ng karamihan na si Fabian de la Rosa ay tiyuhin ni Mr. Amorsolo, mm-hmm, sapagkat si Mr. Fabian de la Rosa ay pinsan ng kanyang ina. Mm-hmm. Ngayon, si Amorsolo, dahil nga sa influence ng ni Sorolla, na kung makikita mo karamihan ng gawa ni Sorolla, ay yung mga batang naliligo sa dagat, no? Mm-hmm. Sa dalampasigan. Mm-hmm. At alam naman natin na mataginting ang liwanag sa dagat kasi yung reflection. Yung reflection ng tubig. No? Mm-hmm. Ngayon, yung lakas ng liwanag ng araw na yun, yung unang inadapt ni Amorsolo, makikita nyo sa kanyang mga planting rice, mm-hmm, na yung intensity ng liwanag, mm-hmm, sa katawan. At saka makikita nyo na ang tama ng liwanag ay laging sa taas at ang liwanag ay laging nasa likod. Ang mukha natatakpan na. So nakikita nyo ang tinatawag nating highlight sa tagiliran ng katawan o ng object. Mm-hmm. So doon sa paggamit ng liwanag na yon, doon natin siguro masasabi ang Western influence ni Amorsolo. Mm-hmm. Pero sa akin, ang valor ng influensya ay nakikita sa likang sining
ng ginawa ng isang pintor. Hindi mahalaga na yung influensya ay kumbaga ay sasabihin na ay na-influensya ng isang tao. Mm-hmm. Ang mahalaga ay kung ano ang ginawa mo sa influensyang yon. Mm-hmm. In other words, maski sa mga taong hindi nakakakilala kay Storolia, ay bibigyan ng malaking halaga mm-hmm. ang ginawang pagpinta ni Amor Solo mm-hmm. sa uri ng liwanag ng araw ng mm-hmm. Pilipinas. Mm-hmm. And hindi lang yon, syempre yung kilala si Amor Solo sa kanyang idyllic scenery. At yes, dumating nga ang panahon na nagkaroon siya ng mga kritiko dahil sa kanyang mga tema. Yes. Sabi nga daw ng isang sikat na manunulat na naging national artist din, ang mga gawang larawan ni Amor Solo ay walang masasabi at hindi mahirap unawain sapagkat wala namang dapat unawain. Mababaw nga ba ang mga tema ni Amor Solo? Bueno, yung pukaw na yan, mm-hmm. O pamimintas, ika nga, ay maaring tanggaping totoo at para sa akin ay hindi rin totoo. You know? Sapagkat ang isang bagay ba ay mabilis ang komunikasyon sa iyo. Mm-hmm. Hindi yun na ibig sabihin ay walang sinabi sa akin ng isang bagay. Para sa akin, sapagkat mabilis ang komunikasyon ng emosyon ng isang likhang sining ni Amor Solo, hindi yun nangangahulugan na wala siyang sinabi. Uh-huh. Para sa akin, napakabilis ng lakas ng komunikasyon. Uh-huh. At yung liwanag siguro nung nakikita mo sa kanyang mga paintings, ay ganun din kaliwanag ang mensahe ng painting. Uh-huh. So para sa akin, yung pamimintas na ganun ay hindi ko bibigyan ng halaga. Uh-huh. At sa katotohanan, kung walang halaga ang mga likhang sining ni Amor Solo, ay matagal na siyang nakalimutan mm-hmm. sa dami ng napakagaling na pintor na Pilipino. Mm-hmm. Okay. Ano ang halaga ng kanyang mga obra sa art market currently, in today's market? Bueno, mahirap ikumpara yung taas ng pagbenta nung kapanahunan ni Amor Solo, o maski during the recent times. Iba na rin, nag-iiba kasi ang timpla ng art market. Kagaya ngayon, ang timpla ng panlasa ng art market ay nadidiskubre mga Pilipinong pintor din, pero mga kabataan. Katulad mm-hmm. nga ng gumagawa ng balita ngayon na si Ronald Ventura. Mm-hmm. Hindi natin maikukumpara yung ganon. Ano? Sapagkat hindi natin masasabi ang magiging future ng matataas na presyo ng kabataan ngayon. Mm-hmm. Tanging history o kasaysayan o panahon lamang ang makakapag-desisyon sa tunay na valor mm-hmm. ng mga pintor ngayon. Mm-hmm. Pero yung kay Amor Solo na several decades back ay umaabot na ng 500,000 US dollars. Mm-hmm. Okay, kung iba dadalhin nyo sa presyong Pilipino yan, imumultiply lang ninyo. Mm-hmm. So, yung mga gawa ni Amor Solo ngayon ay tinatawag na blue chip investments. Mm-hmm. Ang punto dyan ay napakaraming gumagawa ng kanyang mga forgery. Dyan malalaman kung gaano ka-desirable mm-hmm. ang isang Amor Solo. Ang isang Amor Solo. Mm-hmm. Okay. Yeah. Personally, what for you are his most significant works at saan natin makikita ang mga ito ngayon? Ngayon, sa kabutihang palad, dapat anyayahan natin ang mga sambayan ng Pilipino na dumalaw naman sila sa dito sa National Museum, sa pabansang museo, mm-hmm. sa National Museum, sapagkat narito na ngayon ang mga masterpieces ni Ginoong Amor Solo. Mm-hmm. At lalo na sa mga kabataan, nung kami mga bata na pakilala sa amin ang mga likha ni Amor Solo sa kalendaryo, mm-hmm. no? Oo nga. Ako rin ganun. Kinokolekta yung mga kalendaryo na yan. At ginugupit, mm-hmm. at maski tapos na ang taon, idinidikit sa ating mga dingding. Mm-hmm. Sapagkat napakaganda ng kanya mga likhang sining. So, sa aking palagay, si Amor Solo pa rin ang pinaka-blue chip investment. Mm-hmm. Yeah. Mm-hmm. Okay. So, once again, napakabilis nagdaan ng kalahating oras. Maraming salamat, Sid. At dumalaw ka dito muli sa Art to Art. At
At gawin naman nating New Year's resolution, mga bata, lalo na ngayon, mag-New Year na, pumunta naman tayo sa National Museum at tignan natin ang mga Amor Solo dito sa National Museum. At sinasabi nga natin, sa uulitin, Sid, ha? Hindi ito goodbye. Isang tawag lang, Lisa. Isang tawag lang. Maraming salamat muli, Sid. Salamat din. Hanggang sa susunod na linggo, samahan ninyo kami ulit dito sa Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Ito po ang inyong balerina ng bayan, Lisa Makuha, nagpupugay sa artistang Pilipino.